at mabuhay! So guys, nandito na naman po ako para mag-vlogs ng mga requested vlogs ng ating mga nag-request. So, first of all, ito po ay requested by May Angeli, Rose Maria, Kiwana, Mel, and Liz. Sila po ay extrang nagpadala sa akin ng message para po malaman kung anong mga kailangan. At naidala ko po ang aking ate sa Philippines, ang namatay kong ate. So guys, napakasimple naman po, napakarami po sa atin at sa ating mga kababayan na kapag sumakabilang buhay na, ay ang kanilang wish ay sa Philippines mailibing po. At dahil po sa ngayong pandemic, ay marami pong kailangan ng mga papel. At pero napakasimple lang naman po at maganda na rin po yung ginagawa natin na legal lahat para at least huwag tayong magka-problema. So ano po ang mga requirements? Madali lang pong gawin. Ito pong papel na to, ang pangalan po nito ay Consular Mortuary Certificate. Galing po ito sa Embassy. Number one po, ang kailangan po ay International Death Certificate. Ito po. Saan po yan makukuha, ang International Death Certificate? Kung saan po namatay o kung saan nakatira ang sumakabilang buhay na, ay doon po nyo kukunin sa munisipyo po na malapit sa tirahan ng sumakabilang buhay. Pwede rin pong kayo ang mag-asikaso or pwede rin pong yung puninarya ang mag-asikaso, sasabihin nyo lang po na international kasi para nakasulat ng English. So, number two requirements. Ang number two requirements ay ang Certificate of Cremation. Makukuha po nyo to doon sa puninarya. Sasabihin nyo lang po na kailangan nyo ng Certificate of Cremation in English. Kung hindi naman po nila pwedeng ma-English, kayo na po ang gumawa ng English ng certificate at pwede nyo pong, ang importante lang po na nakalagay doon yung pangalan ng namatay, birthday, kung saan namatay, at kung saan po cremated. At pwede naman pong sa embassy, meron po silang example. Yan po ang mga nakalagay at dapat po nakasealed. At dahil nga po international, dadalhin nyo, nakalagay po yan ng sa plastic for international travel, appropriated. Dapat po yung ano, sasabihin nyo sa puninarya na itatravel nyo to sa airplane at para ilagay to sa tamang lalagyan at nakasealed po para hindi magbukas-bukas pag kayo ay nasa travel na. So, yan po ang mga kailangan. Ay, hindi pa tayo tapos. Dapat po itong certificate na to ay notarize. Ang magpapanotarize po ay yung puninarya na. Sila po ang gagawa niyan. Hindi po kayo yung puninarya. Sasabihin lang po ninyo ang kailangan ninyo at silang gagawa. Ang susunod po ay medical certificate na manggagaling sa hospital kung saan namatay yung sumakabilang buhay na. At kailangan po yan ng stamp ng hospital at signature at nakalagay lang po dyan yung name of hospital at saka kung sino po ang nag-attend na doctor at saka yung address po. Date and stamped. Yan po. Sasabihin nyo lang po yan lahat doon sa hospital. Bibigyan po kayo niyan pag sinabi niyong ano, kailangan po. Lalo na't kailangan niyo yung kung ano talaga ang cause ng ikinamatay. So,
a copy of passport of the deceased. Yung namatay na po, dapat meron pong passport. Ito po, yung kopya po. Kasi, saka yung pag magta-travel na po kayo, kailangan rin po ng original passport nung namatay. Dapat dala-dala po nyo. At saka, last, ito po yung ano, kung sino po ang magdadala. Halimbawa ako, nandito po yung pangalan ko at saka passport number at saka yung signature ko. At saka kung kailan ko po dadalhin sa Philippines. So guys, napakasimple, lahat po ay okay at magbabayad lang po kayo dito ng 2250 euro po at saka of course yung kung hindi po kayo makakapunta ng personal, yung post po, yung mail stamp ay kailangan din po niyan. Doon na lang po niyo sa embassy makikita kung ilan pong stamp ang ipapadala ninyo para maibalik po sa inyo. At yung mga, depende po, may mga bayad din po ito. Ito pong international death certificate, mura lang naman po yan. Ang medyo mahal lang po ito, yung may notarize po. So yan po ang mga kailangan. At ngayon po, paglilipad na po kayo, ang gagawin nyo po, di yung urn nakalagay na sa tamang lalagyan. At tatanungin nyo po before or kailangan nyo pong tawagan ang airlines kung saan pwedeng ilagay ang urn. Kung pwede pong sa akin, akong magdi-decide, pwedeng hand carry at pwede naman sa maleta. Depende po yun sa inyo. At wala naman pong problema at meron naman po kayong papel. Kung halimbawa may magtanong, meron po kayong papel. Pero sa akin naman, kasi bago lumipad, sinabi ko na lahat at may respeto naman po yan sila. Hindi naman po palaging bubuksan. Pag sinabi na po na may dala-dala kayong urn, ay okay na po yun. Magmula po nung nag-check-in ako hanggang doon sa Philippines, no problem. At thumbs up! Okay po lahat. So guys, please don't forget to click like, subscribe, and share to your friends this tip for you. At hindi natin alam baka kung gusto rin natin balang araw na sa Philippines tayo, di magsulat na rin kayo ng wish kung sinong pa dapat mag-asikayo so sa inyo. At madali lang po. Yung pagdala po ng urn, ay walang problema. At matutuwa naman po yung nag-wish at idinala natin mismo. Kasi dahil nga sa pandemic, gusto ko na sanang ipadala na lang sa... Kasi marami rin namang ipinapadala na lang sa mail or post or... Meron pa nga nagsabi sa akin, door-to-door carton daw, pero hindi ko po kayang ipadala sa door-to-door carton. Kasi kahit na po yan sa makabilang buhay na, respect po. Parang in my heart, parang napakahirap po noon eh. Kaya masaya po ako at natapos ng aking obligasyon at... Napakagandang pakiramdam sa puso. Talagang hindi mo mabibili yung napakagandang nararamdaman. And I hope that is a good karma na pag gumawa ka ng mabuti ay babalik sa'yo. And I think yung ate ko ay gumawa sa akin ng mabuti kaya ibinalik ko naman ang kanyang kabutihan. And I know na masaya siya. So guys, thank you very much for watching. Bye-bye!